Yo, what is happening guys? At nagbabalik ulit tayo dito sa Anime Adventures. At may bago na naman silang dinagdag dito. Holiday Rewards. Day 1 hanggang Day 30. Tapos sa Day 16 at Day 23, may mga secret reward. Christmas and New Year. Ano kaya yon? Napakadaming gems na ito pag nakompleto natin. Sa tindahan ni Bulma, merong bentang Star Remnant. Bili tayo niyan. At nakapag-grind na ako ulit ng Suse Fire Key. Hey! Anyway, mukhang walang balak mag-fire dungeon. So susubukan ko muna mag-isa kung kaya. Kahit naman kasi matalo tayo dito, yung susi natin hindi naman mawawala. Kaya let's go! Fire dungeon. Solo natin. 7k pa rin buhay ng kalaban. So sa dungeon talaga, fix yung buhay ng kalaban. Solo man o maraming players. Siyempre, grind muna tayo habang malayo pa. At lumabas na yung fire unit na flying. Ayan. Palambot pala siya sa fire, no? Dapat pala kakaino dinala ko dito. Okay, lagay na tayo ng Ichigo. Dahil hindi gumagana dito yung mga Aranka relics, eh. Mukhang napasobra yung farm ko, ah. Dapat pala naglagay na ako ng Yuno. Ay, hindi. Ayan na. Okay, lagay na tayong Yuno. Tapos, Perona? Or isa pang Yuno? Oh, no. Oh, my God. Ulats tayo ah. Kailangan yata natin dito ng Akainu. Ayan na, parating na naman yung flying. Lagyan na tayong dalawang Akainu. Isang Perona. Kaya ba? Kaya! Grade tayo ng Speedwagon. Tapos lagyan tayong Gojo. Alright, kaso may parating pa pala no. Kaya. Kaya yan. Akainu yan eh. Malakas tayo sa fire. Uy, upgrade tayong Bulma. Grabe, parating na naman yung mga flying na makukunat. Dalawang Akainu upgrade ko muna. Ichigo upgrade din. Isa na lang, meron siyang Heaven Piercer. Kaya yan Akainu. O, time stop. Kailangan ba time stop? O, hindi na. Hindi na. Itong Bulma upgrade natin. Kailangan ko ng cash. Naku po, ayan na yung makunat. Burning Hollow. Ito na, may cash na. Heaven Piercer. Okay. Woo! Medyo chill tayo ng konti. Speedwagon upgrade. Tatlong Speedwagon, max na. Medyo makakahinga na tayo ng maluwag dahil hybrid na yung Ichigo natin. Pero gagawa pa tayong isa dahil parating na yung mas makukunat na air units. Tingnan natin muna kung kaya. Kaya naman pala eh. Itong Bulma natin, upgrade na muna natin to. Alright. Oh, man. Meron pala ditong ano. Time stop na. Time stop na natin. Makunat pala yun. So upgrade ko tong isang Ichigo. Naku, kinulang pa sa Heaven Piercer. Oh, man. Pero sana kayanin. Oh my God. Cooldown na ba? Oh man, hindi pa cooldown. Isang Ichigo Heaven Piercer oh. Please. Ayun, napatay. Heaven Piercer, isang Ichigo. Okay. Wave 13 na tayo. Dapat di na tayo malusutan na ito. Itong si Bulma, upgrade 5 na. Okay na yan. Tapos maglalagay pa tayo ng isang Ichigo. Yung Akainu natin, di na natin na-upgrade yan. Focus na tayo kay Ichigo. Yes! Wave 15! Isang Ichigo upgrade natin. Heaven Piercer din. Ang kukuna talaga na itong mga to. Nakakainis oh. Nakakalapit pa rin. Si Perona upgrade natin para sa AoE slow. Tapos gagawa pa ako ng isa pa. Ichigo. Heaven Piercer din. Okay? Pag nakalapit pa yan, ewan ko na lang. Kakalapit ba kayo? Makakalapit ba kayo? Ha? Hindi na kayo makakalapit. Lagas sa ang army ng kadiliman. Yes! Wave 20 na guys. Benta na natin Speedwagon dahil ayan na. Si Wes. So yung Ichigo natin, upgrade natin, Moonless Sky. Apat na Ichigo, meron ng Moonless Sky to. At naglalakad na si Wes patungo sa kanyang huling hantungan. Handa ka na bang pumana, Wes? Lumapit ka sa iyong kamatayan, Wes. Time stop tayo. Time stop na natin yan si Wes. Para siyang ano, no? Yung skill ni Netero. Yung Buddha, ang daming kamay. Gaya-gaya ka. Idol mo ba si Netero, Wes? Boom! Pag natanggal yung armor niya, gamitan na natin niya ng ultimatum. Ayan na, wala na siyang armor. Moonless Sky, the ultimate. Boom! Boom! Alright! Yamamamamato! Wala. Yun lang, walang secret unit. Siguro, isasama ko na lang ulit yung alt ko dito para hindi tayo masyado mahirapan. At baka swerte din siya makakuha ng secret unit. Ito palang si Kempaki, parang Titan.
sumisigaw. Meron kasing Kenpachi yung alt ko. At siguro din yata gumamit ng Moonless Sky. Patay pa rin eh. Nice! Wartisoul at... Bruh. Wala, Wartisoul lang. Anyway, kailangan ko rin naman talaga yung Wartisoul. Tapos, sa alt ko, nakakuha siya ng Hellfire Blade. Sinubukan ko dito mag-build sa unahan kahit naman pala kapag duo para medyo mabilis matapos at baka maswerte ng konti dito. Easy, hindi na nakalapit. Yamamama, wala. Wartisoul. Wes, baka naman. Ito nang huli kong susi in today's video. Pagbigyan mo na, oh. Kahit yung Hellfire Blade na lang, okay na ako doon. Masaya na ako doon, Wes. Moonless Sky. Pag malupitan na natin yan, eto na. Hellfire Blade lang. Yes! Binigay nga, Hellfire Blade. Masaya na ako dyan, Wes. Maraming salamat. Plus 3% magic damage, plus 3.28 fire damage, plus 6% damage against burning enemy. Okay, pang mga burning type units pala to. Pero okay na rin ako doon dahil meron na tayong 218 Wartisoul. Ibig sabihin, ma-awake na natin si Aizen Final Evolution. Present Wartisoul 109%. Oh my god, lagpas. Fuse, Aizen, ang huling evolution ni Aizen. Nope. Nyak! Nakalock pala. What? Naging halimaw! Paknya meron ng mga ulo ng halimaw. Ito na nga guys, ang final evolution ni Aizen. Naging bakulaw na siya. Let's go! Tingnan na agad natin kung anong meron tong final Aizen evolution. Ilapag na natin ang final form ni Aizen. Oo, ano yun? Anong skill niya? Ay, grabe. Isang maliit na bilog lang yung binato niya. Ang laki ng sabog. Eno, babatuin ng kulangot. Sabog. Ang lakas ng kulangot mo, Aizen. Sa ilong kinukuha eh, oh. Oh, diba? Sa ilong niya kinukuha. Exploding kulangot. Kidding aside, yung stat niya, level 100, no upgrade, 4,500 damage, 7.8 attack speed, 21 range. Upgrade 3, next upgrade, meron siyang Kurohitsugi. Okay, yung tower ng kadiliman. Yung skill na yan, nakita na natin dun sa third evolution niya. Kaya upgrade pa natin siya. 4, 5... Eto, bago to. Upgrade 6, magkakaroon siyang Soul Orb Will. Anong nangyari? Oy, grabe! Yung AOE niya dun sa palibot kung nasan siya nakatayo. At napakadami niyang pinapasabog na ewan. Basta, mga kadiliman skills. Ayun, grabe, astig. Pero meron pa siyang upgrade. Upgrade pa natin to. 7, 8, ay, meron pa nga. Upgrade 9, magkakaroon siyang Ultra Fragor. What? Ngayon na ako nakarinig ng ganyang skill ah. Mala Italiano? Ultra Fragore. Anyway, upgrade natin. Ay, ganun pa rin AOE niya pero... Oh my god! Oh, wow! Grabe! Alis ako dyan, matatamaan ako. Oh! Grabe naman yon. Sabog-sabog sila, boy! Oh my god! Astig! Yung skill na to, para tong yung last skill ni Yuta. Pero ito, yung kanya, pabilog. Yung kay Yuta straight. Tingnan nyo, guys. Diba? Yutang pabilog. At yung damage niya parang Yuta nga, oh, 151k. Now, pero may upgrade pa, guys. Grabe naman yan. Sige, upgrade natin. 10. Oh my god. 11, what? May ibubuga pa daw siya. Upgrade. Okay, upgrade 12. Max upgrade na siya, guys. At yung final animation niya, ayan na nga. Ay, mas lumaki. Parang mas lumaki yung bilog, ah. Halos masakop na yung buong screen. Ayun o. Oh my god. So ayan na nga yung final stat niya. Max upgrade level 100. Wala pa tong trait guys. Teka lang, nag-skill pa. 242k damage, 14 attack speed, 31 range. Grabe. Yung attack speed niya medyo mabagal, 14. Pero ang lakas naman ng damage. At oo nga pala, ilan nga pala pwedeng ilagay na ganito? Tatlo pa rin. Okay lang guys, kahit na yung attack speed niya
matagal. Malakas naman yung damage at tatlo yung pwedeng ilagay. Grabe siguro pag pinagsama to at saka si Yuta. Sabog-sabog siguro yung screen. Okay, meron akong 150k. Subukan natin i-max upgrade tong isa. Tingnan natin kung magkano magagastos. 150k. Meron tayong natirang 17k. Teka lang, kukumputin ko lang. 130k mahigit na gastos natin para ma-max upgrade siya, which is mahal. Pero kung makikita nyo naman, wave 26 pa lang tayo ng infinite mode, pero meron na tayong tatlong max upgrade na Aizen final form. Pero ang talagang maganda ditong trait, unique trait, para times 4 na lakas sa mas murang halaga, sa mas abot kayang halaga. Anyway, ayun na nga, yung Aizen final form guys, napakalupit, napaka-astig ng animation. Wala akong masabi. Kayo guys, anong masasabi nyo dito kay Aizen Final Form? Para sa akin, napakalupit, napakatindi, napaka-worth it niya i-grind. Lalo na kung target nyo mag-leaderboard run, must have to guys. Kasi dito sa skill niya, na immunity ng base. Or magiging invulnerable yung base natin. Kaya gusto na gusto si Aizen guys. Gusto kong lagyan ng trait to si Aizen kaya alam wala akong Star Remnant eh. Anyway siguro, for the first time sa history ng universe, bibili tayo ng token. Patikim lang. Paranas lang. Ito na, unique Nimble 2. Okay na yan. Okay na muna yan. Iba muna. Ito si Ulquiorra, naasar ko nito eh. Range 2, pangit. Grabe naman talaga, adept na naman. Superior 1, okay na muna yan. Ito ulit si Aizen, sana Godspeed. Superior 1. Godspeed. Range 1. Godspeed. Superior 1. Isa pa. Range 2. Last 1. Ngek. Ito last 1 na talaga. Buti na lang alien. Cute ka. Nako, napaka-cute mo talaga. No, nanggigigil ako sa'yo. Gusto kong kurutin yung pisngi mo, alien ka. Okay na sana yung range 2 na yan. Naging range 1 pa tuloy. Anyway, malas eh. Hopefully nagustuhan nyo tong video na to. Kung nagustuhan nyo, huwag kakalimutan na mag-ibon na isang napakalupit na like at syempre mag-subscribe kung bago lang kayo dito. At ayun, kita ka sa lang ulit tayo sa susunod na video. At ako si Drano, nagsasabing paalam sa inyo mga Robloxian. Bilis ko ba magsalita? Anyway, bye-bye!